Magandang buhay po sa inyo aking mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, si El Dosado, isang visual artist na meron pong kamalayan sa pagpapahalaga sa ating inang kalikasan at ganun din po sa kanyang mga immortal guardians. Samahan po ninyo akong muli upang maikwento ko po sa inyo sa pamamagitan po ng aking sining, ang kwento ng mga elementals, ang fire elementals na sila pong kukumpleto sa proseso ng paglaki ng isang halaman. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang tula na isinulat po ng ating kaibigan na si Kim Unidad. Ito po ay kaniyang ginawa o isinulat para po sa ating unang karakter, ang Nuno. Ang Nuno ni Kim Unidad. Tabi-tabi po, makikiraan sa kagubatan papuntang bahay. Taas ng punso, bahay ng Nuno, lahat ng tao ay takot dito. Magbigay galang sa kalikasan at alagaan ng buong bayan. Turo ng Nuno, pahalagahan, kinabukasan at magmahalan. Salamat kaibigan Kim sa iyong contribution sa ating video patungkol sa mga immortal guardians of nature. Ngayon po, tayo ay dadako na sa ating character sa gabing ito. Ang fire elemental o espiritu ng apoy, ito ay uri ng immortal guardians of nature na nagdadala ng enerhiya ng kakontentuhan sa mga halaman. Mula sa mga earth elementals na silang bumubulong sa mga munting halaman upang abutin ng kanilang ugat sa ilalim ng lupa ang nutrisyon na kanilang kinakailangan. Matapos nito, ang mga water elementals naman ay hahaplusin ang mga batang halaman upang managinip na sila'y tumaas at ilabas ang kanilang dahon. At kapag ito ay nagawa na, ang mga air elementals naman ang papalit sa mga water elementals upang ipagpatuloy ang kanilang pagtaas. At upang makumpleto na ang proseso ng isang halaman o punong kahoy, dito na papasok sa senaryo ang mga fire elementals. Ang mga espiritu ng apoy ay kadalasang nadarama tuwing umaga hanggang magdadapit hapon. Sila ay sumasabay sa sinag ng araw upang dampian ng kanilang pagmamahal ang mga halaman at ang mga punong kahoy, bata man o full-grown plants and trees, upang sila ay makapagbigay ng mga bulaklak at bunga para sa benepisyo ng lahat ng nilalang ng ating amang lumikha. Ang mga fire elementals tulad ng ibang immortal beings ay may kakayahang magpakita sa mga tulad nating mortal kung kanilang nanaisin. Ako po ay may ibabahagi patungkol sa isang fire elemental na itinuturing ko din pong special moment. Noong year 2000, ako at ang aking asawa, kasama ang aming mga kaibigan at kagrupo, ang Buhawi Mountaineering Club na pinamumunuan ng aming ding kaibigan na si Sir Joel Tejerero ay naglakbay sa mahiwagang bundok, Banahaw. Sa isang bahagi ng bundok, sa pagitan ng dalawang naglalakihang punong kahoy, sa aming daraanan ay may malaking hamog na bumuo bilang isang ulo ng napakalaking usa. Kami ay pinadaan niya patago sa kanyang noo upang kami ay kaniyang gabayan sa aming paglalakbay. At dahil dito, kasama ng aming dasal sa ating amang lumikha sa kabila ng mabagyo naming pagtatahak sa mahiwagang bundok, ang aming mountaineering group ay matagumpay na naabot ang summit. Dito po sa bahaging ito ng ating video ay ating napagkwentuhan ang mga elementals na silang tumutulong sa paglago ng ating mahal na kalikasan. Inyo pong abangan ang susunod nating video
patungkol po sa mga karanasan ng inyong lingkod at ng mga iba ko pang kaibigan patungkol sa mga immortal beings. Sa muli po, magandang buhay sa ating lahat.